Ang Prometheus ay isang napakalaking liner ng karagatan na nagsimula sa isang 7 araw na paglalakbay, 4 na buwan na ang nakakaraan. Ang buong barko at ang 2,000 pasahero nito ay nawawala mula noon. Ito ay naging isang napakalaking iskandalo sa Europa dahil ang mga first class na pasahero ng barko ay ilang kilalang mahahalagang tao. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa nangyari sa barko ay lumilipad sa buong kontinente, ngunit ang bawat pagtatangka upang mahanap ang barko ng karagatan ay nabigo. Ang pambungad na eksena ay nagpapakita sa amin ng isang babaeng nagngangalang Maura na tumatakbo sa mga pasilyo ng isang mental asylum. Tinatakasan niya ang kanyang ama, sinusumpa siya sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Malabo na binanggit ni Maura ang isang nawawalang barko, at inakusahan ang kanyang ama na pumatay ng maraming tao. Ang barkong sinasabi niya ay Prometheus. Sa sumunod na eksena, nagising si Maura, at ipinapalagay na nananaginip lamang siya. Gayunpaman, iba ang sinasabi ng mga marka sa kanyang pulso na nakuha niya sa asilom. Malabo na naaalala ni Maura ang nangyari sa kanya, ngunit karamihan ay malabo lang. Parang may nagbura ng mga nakaraang buwan sa kanyang alaala. Sa kasalukuyan, siya ay sakay ng isa pang barko patungo sa Amerika mula sa Inglaterra. Ang barkong ito ay nasa 7 araw ding paglalakbay at may hawak na mahigit 1,000 pasahero. Ang mga tao sa unang klase ay ang mga high class na pasahero, habang ang nasa middle at working class ay alinman sa mga refugee, kriminal o gala. Nakatira sila sa pinakamababang shared compartment at binibigyan ng mas kaunting pagkain, habang ang mga first class na pasahero ay hinahain ang pinakamasarap na delicacy ng mundo. Ang walang alam ay bawat pasaherong sakay ay may tinatagong sikreto. Si Maura ay isa sa mga first class na pasahero at narito dahil nakatanggap siya ng sulat 1 araw na ang nakakaraan. Galing sa kapatid niya ang sulat. Sa loob nito, hinihiling niya kay Maura na pumunta sa New York, iginiit na alam niya ang ginawa ng kanilang ama. Ito ang mismong dahilan kung bakit nakasakay si Maura sa barko kahit na masama ang kanyang kalusugan at mentally unstable. Tumingin si Maura sa salamin at pinaalalahanan ang sarili kung ano ang pangalan niya para hindi niya ito makalimutan kung may magtangkang makipag-usap sa kanya. Nasa dining area ang mag-asawang Lucian at Laura. Dahil ang kasal ay arrangement ng kanilang mga magulang, hindi nila mahal ang isa't isa. Sa halip ay may mata si Lucian para sa isang Japanese prostitute na nakasakay. Samantala, kasama ng nasabing puta ang kanyang ina, nakasuot ng tradisyonal na Japanese kimono ngunit nagsasalita ng Cantonese. Nagpapanggap na Japanese sila para sa magandang buhay sa ibang bansa. Mag-isang nakaupo si Maura nang umupo sa tabi niya ang isang babaeng nagngangalang Miss Eve. Si Eve ang may-ari ng prostitute at dinadala siya sa Amerika para ibenta siya sa isang bahay aliwan. Naiinis si Maura habang si Eve ay nakikialam sa kanyang mga tanong ngunit naputol ang dalawa sa pagdating ng isang lalaki. Siya ay isang hamak na manggagawa mula sa mababang uri na hindi pinapayagan na tumingin sa unang klase ng pasahero. Tinanong niya kung may nakasakay na doktor dahil ang kanyang kapatid na babae ay namamatay sa ibabang bahagi. Ang lalaki ay dinala ng mga gwardiya, ngunit sinundan sila ni Maura. Nainihayag na siya ay isang praktikal na doktor. Pumunta siya sa lower compartment at tinulungan ang buntis. Ang mga tao ay may pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagtitiwala kay Maura. Kapag ang babae ay tumigil sa pananakit, ang kadalubhasaan ni Maura ay napatunayan at siya ay tahimik na lumabas. Ito ay kapag nakilala niya ang kapitan ng barko. Nawalan siya ng asawa at mga anak na babae sa isang sunog sa bahay, 2 taon na ang nakalilipas, at hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin sa kanilang pagkamatay. Nakipag-usap saglit ang kapitan kay Maura bago sila naputol ng kanyang mga katulong. Ibinunyag nila na nakakakuha sila ng signal mula sa isang lugar na malapit na nagpapakita sa kanila ng mga coordinate ng isang lugar. Ang kapitan ay may mga dahilan upang maniwala na ang signal ay nagmumula sa nawawalang barko. Upang mag-imbestiga, hindi niya pinapansin ang mga pasahero at pinaikot ang barko. Pumunta si Maura upang kausapin ang kapitan at tinanong kung sa palagay niya ay maaaring may buhay pa sa nawawalang barko dahil nawala sila sa loob ng 4 na buwan. Alam ng kapitan na malabo, ngunit umaasa na narasyon nila ang kanilang pagkain at nakaligtas. Pagkaalis ni Maura, naglabas ang kapitan ng isang sobre, katulad ng natanggap niya mula sa kanyang kapatid. Ang isang ito ay mula sa isang nagngangalang Ale. Pagkaraan ng ilang sandali, tinutugunan ng kapitan ang sitwasyon sa mga unang klaseng pasahero at sinabi sa kanila na iniikot niya ang barko upang makarating sa mga coordinate. Karamihan sa kanila ay hindi natutuwa sa naging desisyon, ngunit nananatiling matigas ang ulo ng kapitan. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay naabot nila ang mga coordinate at nakumpirma na ito nga talaga ang nawawalang barko. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga katulong na ibaba ang isang lifeboat at pumili ng isang grupo na sasamahan siya sa nawawalang barko. Ang grupo ay binubuo ng 2 mas mababang uri ng mga lalaki, sina Oleg at Jerome, Maura, at ilan pang mga tao na dapat bantayan. Nang sa wakas ay marating nila ang nawawalang barko at umakyat, laking gulat nila nang walang sinuman. Wala man lang bangkay na nakahandusay at parang inabandona ang buong barko.
Lalong nalilito ang kapitan kung paano nila natanggap ang signal dahil nawasak ang gamit na ginamit sa paggawa nito. Biglang napansin ni Maura ang isang salagubang na gumagalaw sa sahig at sinundan ito. Ang insekto dinala siya sa isang silid malapit sa isang nakalock na aparador. Maingat itong binuksan ni Maura at laking gulat niya nang may lumabas na batang lalaki. Hindi siya nagsasalita o nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit may hawak na kakaibang piramid. Ang mga tanong tungkol sa kanyang kaligtasan ay nananatili sa paligid ng grupo bago nila siya dinala sa kanilang bangka. Umayag si Maura na panatilihin siyang ligtas sa kanyang silid at alagaan siya dahil siya ay isang doktor. Kinaumagahan, ang bawat kompas sa barko ay tumitigil sa paggana. Ang mga tao ay nagtatanong kung sila ay magdurusa sa parehong kapalaran ng pasahero ng nawala na barko at maging ang kapitan ay hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Samantala, abala si Maura sa pag-aalaga sa bata. Bumalik siya sa kanyang silid na may dalang pagkain para sa kanya at nakakita ng isang estranghero na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Mabilis na lumipat ang lalaki sa isa pang pinto at ipinaliwanag na nakarinig siya ng mga ungol mula sa kanyang silid at gusto siyang suriin. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang si Daniel, ang kanyang kapitbahay. Tinanong ni Maura ang lalaki kung nagkita na ba sila noon dahil parang pamilyar ito, ngunit hindi na nito pinapansin ang usapan at pumasok sa kwarto nito. Pagkatapos nito, tinanong ni Maura ang bata kung ano ang ginagawa niya sa barko. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang bata at iniabot sa kanya ang piramid na kasama niya. Parang may sinusubukan itong ipaalam sa kanya pero halos hindi niya ito ma-interpret. Samantala, ipinapalagay ng kapitan na ang lahat ng bagay sa nawawalang barko ay may kinalaman sa kumpanya ng barko. Bago ang paglalakbay, nakatanggap siya ng liham mula sa kumpanya na may dalawang salita lamang, sink ship. Sa tingin niya, gusto ng kumpanya na ilubog nila ang bagong natagpo ang barko para itago ang kanilang mga maling gawain. Iniisip ng kanyang mga tauhan na masyado siyang nag-iisip. Hinihiling sa kapitan na magpa siya kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Nagsisimula ng mag-question ang mga pasahero at maging ang sarili niyang crew ang kanyang otoridad dahil hindi gumagalaw ang barko. Sa ganitong mga kondisyon, ang kanyang kalusugan sa isip ay lumala at nagsimula siyang marinig ang tunog ng kanyang anak na babae na kumakanta. Kasunod ng tunog, narating niya ang silid kung saan namatay ang kanyang asawa at mga anak na babae. Nabatid na ang sunog sa bahay na ikinamatay nila ay hindi isang aksidente, ngunit itinakda ng kanyang sariling asawa upang patayin ang kanyang mga anak na babae at ang kanyang sarili. Sinubukan ng kapitan na makipag-usap sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang asawa, at inalis ang mga bata, naiwan lamang ang kanyang panganay na anak na babae. Sinabihan ng batang babae ang kanyang ama na bumalik at magsindi ng apoy. Ibinabalik nito ang kapitan sa realidad. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang kompartimento sa ilalim ng kanyang kama. Laking gulat niya dahil alam niya ang bawat sulok ng barko, ngunit hindi niya alam ang compartment sa ilalim mismo ng kanyang kama. Sa sandaling yon, nagpa siya ang kapitan na dadalhin niya ang nawawalang barko sa baybayin anuman ang mangyari. Dahil kulang sila ng sapat na karbon para makalagkad ito sa Amerika, kailangan nilang bumalik sa England. Sa ibang lugar, nakita ni Maura ang isang tatoo sa lig ng batang lalaki na katulad ng marka sa sobre na kanyang natanggap. Ibinunyag niya sa bata na nawawala ang kanyang kapatid sa nakalipas na 4 na buwan at wala siyang ideya kung nasaan ito bago niya natanggap ang liham na yon. Napakahalaga sa kanya ng marka at gusto niyang ipaliwanag ng bata kung ano ang ibig sabihin nito. Nakikinig ang bata sa lahat at nagsimulang umiyak ngunit hindi pa rin umiinik. Nang makaalis si Maura, muling lumabas ang kanyang kapitbahay na si Daniel. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng isang salagubang mula sa kanyang palad, katulad ng natagpuan sa nawawalang barko. Tumalikod ito sa pinto at naglakad sa hallway. Nahanap ito ng isang batang babae mula sa mababang klase ng pasahero at nabangga si Daniel. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at biglang naputol ang eksena. Sa ibang lugar, sinabi ng kapitan sa mga pasahero na babalik sila sa England at walang natutuwa tungkol dito. Ang mga tao ay nagsimulang magprotesta, ngunit siya ay sumasalungat sa lahat at nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Sinundan siya ni Maura sa deck at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng kapitan ang tungkol sa mensahe ng sink ship na ipinadala ng kumpanya ng barko. Ipinapalagay din niya na siya at si Maura ay ipinadala sa barkong ito para sa isang kadahilanan. Nanalaman ang tungkol sa sulat na natanggap niya na katulad ng sa kanya. Nang maglaon, natagpuan ang bangkay ng batang babae at tinawag ang isang lalaking doktor upang alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Siya ay walang ingat na idineklara na siya ay namatay sa natural na dahilan dahil siya ay may sakit. Kinu-question ni Maura ang kanyang kredibilidad ngunit walang paggalang sa kanya ang lalaki. Biglang tinawag ang kapitan sa labas upang makita ang hamog na napapaligiran nila. Hanggang ngayon, ginagamit nila ang araw para malaman kung saan sila pupunta. Gayunpaman, dahil natatakpan sila ng fog, mahirap i-navigate ang direksyon.
Ang kapitan ay bumalik sa kanyang silid kasama si Maura, at ipinakita sa kanya ang isang piraso ng laso na pag-aari ng kanyang anak na babae. Inihayag din niya na natagpuan niya ang laso sa nawawalang barko. Naniniwala siyang nasa barkong iyon ang kanyang pamilya, kahit matagal na silang patay. Nagpasya sila ni Maura na bumalik muli sa nawawalang barko, upang suriin ang mga troso ng kapitan at alamin ang higit patungkol sa nangyari doon. Pumunta sila, upang ibaba ang lifeboat, ngunit pinigilan sila ng pinuno ng seguridad sa daan. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa desisyon ng kapitan na bumalik sa England, at iniisip na ang kanyang pagkahumaling sa nawala na barko, ay makakasama sa kanilang lahat. Gayunpaman, hindi pinansin ng kapitan ang kanyang mga salita, at nagpatuloy sa pagbaba ng bangka. Pagkaalis nila, nagpasya ang pinuno ng seguridad, at ang pangalawang in command ng kapitan na galitin ang mga tao laban sa kanya. Ang pinuno ng seguridad ay pumunta sa mas mababang uri ng mga tao, at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ng batang babae. Inipit niya sila laban sa kapitan, at sinabihan silang magprotesta. Dahil ang mga mas mababang uri ay walang sapat na pera upang makakuha ng tiket sa barko sa pangalawang pagkakataon, ayaw nilang bumalik sa England. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng tatlo pang patay na tao sa barko na tila namatay na tulad ng ginawa ng batang babae. Pinuno sila nito ng galit at naghahanda ang mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa ibang lugar, narating ng kapitan at Maura ang nawawalang barko at dumaan sa isang silid. Nalaman nila na ang bawat opisyal na papel ay nasunog sa fireplace, ngunit ang kapitan ay namamahala upang makakuha ng isang hindi pa nasusunog na piraso ng papel. Mayroon itong listahan ng mga pasaherong sakay ng barko. Nakatagpo din sila ng kakaibang electric board na nakakabit sa dingding. Inihayag ng kapitan na ito ay isang bagong karagdagan sa barko na nangyari noong nakaraang taon at ginagamit upang sukatin ang presyon ng singaw. Bigla itong tumama sa kanya na ang instrumento ay karaniwang walang silbi na nangangahulugan na dapat itong naroroon para sa ibang bagay. Natatakot siya para sa buhay ng kanyang mga pasahero dahil ang kanilang barko ay mayroon ding parehong instrumento. Ito ay higit na nagpapatunay sa kanyang teorya na ang kumpanya ng barko ay kailangang gumawa ng isang bagay sa mga nawawalang barko at mga patay na tao. Tapos, nakita namin ang Japanese prostitute na nakatingin sa dagat. Nilapitan siya ng lalaking may asawa na si Lucian, at sinubukang magsimula ng usapan, ngunit lumayo ang puta para iwasan siya. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi napapansin ng kanyang may-ari na si Eve. Lumapit siya kay Lucian na may dalang proposal at pumayag siyang magpalipas ng gabi kasama ang puta para sa maraming pera. Nang maglaon, sinuri ni Eve ang patutot upang matiyak na malinis siya at nalaman na siya ay talagang isang birhen. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang kanyang ina ay dating nagtatrabaho sa isang brothel. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon ang pinakamahusay na puta na magtrabaho sa ibang bansa at magkaroon ng mas magandang buhay. Nainggit ang mga babae, kaya pinatay nila ang nasabing dalaga at pumalit sa kanya sa barko. Alam ng birhen na puta na mali ang kanilang ginawa at tinanggap niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpayag na matulog kay Lucian. Dumating ang gabi at nagsinungaling si Lucian sa kanyang asawa tungkol sa pagnanais na matulog sa ibang silid. Nakita namin siyang umiiwas sa pag-inom ng kanyang gamot. Dahil dito, siya ay na-seizure bago maghubad ng damit ang puta. Nalaman namin na si Lucian ay talagang impotent at hindi maaaring gumana nang wala ang kanyang mga gamot. Sa pagbabalik-pabalik sa kanilang barko, tiningnan ng kapitan ang papel na nakita niya. Laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Maura sa listahan ng pasahero ng nawalang barko. Nangangahulugan ito na kasama rin niya ito, ngunit walang sagot ang kapitan kung paano siya bumalik at kung anong mga lihim ang kanyang itinatago. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Daniel si Maura at tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kapitan. Kakaiba ang tanong ni Maura, ngunit sinabi niyang pinagkakatiwalaan niya ang kanyang buhay dahil marami na siyang pinagdaanan at gusto niya ang pinakamahusay para sa kanyang mga pasahero. Samantala, ang mga tao ng mas mababang uri ay nagsimulang mangalap ng mga baril at armas na determinadong sakupin ang barko at dalhin ito sa Amerika. Bago binalaan ang kapitan, napapaligiran siya ng mga karibal. Sabay-sabay, nakita namin si Daniel na sinusubukang gamitin ang kakaibang makina na nakita ng kapitan sa kabilang barko kanina. Ang kapitan at tatlo sa kanyang mga taga-suporta ay nakakulong sa isang cabin na nakagapos ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay nalaman ng punong seguridad na ang kompas ay nagsimulang gumana muli. Sa pagsuri sa kanilang lokasyon, ang mga tripulante ay nagulat nang mapagtanto na sila ay nasa parehong posisyon mula sa kung saan sila lumihis 3 araw na ang nakakaraan. Kahit na ang pinakamatandang miyembro ng crew ay walang paliwanag dito dahil tuloy-tuloy na ang paggalaw nila mula noong huli silang nasa posisyon na ito. Samantala, pinalibutan ng mga nagprotesta ang isang kawani at hiniling sa kanya na sabihin sa kanila kung bakit namamatay ang kanilang mga tao. Sa takot, ni-revise ng lalaki ang lahat ng nangyari sa barko simula nang makatanggap sila ng signal mula sa ghost ship. Nang malaman ng grupo na nangyari ito pagkatapos na mailigtas ang bata, isinisisi nila ang mga pagkamatay sa kanya sa pag-aakalang nagdala siya ng sakit.
Ang mga nagpoprotesta ay umuungal sa galit at umalis upang hanapin ang bata at patayin ito. Una, pumunta sila sa silid ni Maura, ngunit nakitang wala itong laman. Matapos tumingin sa paligid at makumpirmang wala ang bata. Ikinulong nila si Maura at lumakad palayo upang tingnan ang iba pang mga silid. Habang nag-aalala si Maura para sa bata, nakarinig siya ng ingay mula sa ilalim ng kanyang kama. Ginalaw niya ito upang tingnan at nakakita ng isang nakatagong compartment, katulad ng nasa ilalim ng kama ng kapitan. Lumabas ang bata sa compartment at nakahinga ng maluwag si Maura. Sunod-sunod na ikinulong ng mga nagpoprotesta ang mga high-class na pasahero sa kanilang mga silid. Sinusubukang kunin ni Maura ang kanyang lock habang pinapanood ng bata ang kanyang pakikibaka. Pagkatapos, naglabas siya ng isang salagubang at mahiwagang binubuksan ng insekto ang pinto mula sa labas. Natigilan si Maura, ngunit wala siyang sapat na oras para pag-usapan ang bagay na yon. Tumakbo sila patungo sa lifeboat at muling nakipagkita sa kapitan at sa kanyang mga taga-suporta. Nakatakas pala siya sa kwartong pinagkukulong nila sa pamamagitan ng paggapang sa isang lagusan. Sa kasalukuyan, pinaplano ng grupo na tumakas gamit ang lifeboat. Sinubukan ni Maura na sumama sa kanila, ngunit nag-aalinlangan ang kapitan matapos makita ang kanyang pangalan sa listahan ng pasahero ng ghost ship. Bago maibaba ng grupo ang lifeboat, dumating ang mga nagprotesta at dinala ang maliit na bata upang patayin. Umuulan ng malakas habang naghahanda silang isakripisyo ang bata. Gayunpaman, hindi siya mukhang natatakot, halos parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ilang segundo bago nila hiwain ang kanyang lalamunan, tinulungan siya ng kapitan at ng kanyang mga taga-suporta. Isang away ang naganap sa pagitan ng dalawang partido, at maraming tao ang nasugatan. Ginawa ni Maura ang lahat para maabot ang bata, ngunit itinapon siya ng isang babae sa barko, bago niya magawa. Makalipas ang ilang sandali, inaalagaan ng grupo ng kapitan ang kanilang mga pinsala sa lobby. Si Maura ay gulat na gulat at kilabot pa rin dahil nagkaroon siya ng koneksyon sa batang lalaki noong panahong magkasama sila. Nang magkaroon ng sapat, tinawag ng kapitan si Maura para sa pagiging pipi at ipinakita sa kanya ang mga pangalan sa listahan ng mga pasahero ng nawalang barko. Nabigla si Maura dahil hindi niya matandaan na nasa barko siya. Sinusubukan niyang siraan ang papel, ngunit huminto nang mag-ingay ang malapit na aparador. Ang lahat ay nanonood sa pagkabigla habang ang maliit na batang lalaki ay lumabas mula sa aparador, hawak ang kakaibang pyramid tulad ng ginawa niya sa nawawalang barko. Natapos ang episode nang lumapit siya kay Maura at niyakap ito.